who both killed the Lord Jesus and their own prophets, and have persecuted us, and they please not God, and are contrary to all men. For we write these things against us, that they might be saved, to build up their kings always. For their right is come upon them to the uttermost. But we, brethren, being taken from you for a short time in presence, not in heart, endure the more abundantly to see your face with great desire. Sabay-sabay tayo, 19 to 20. For what is our hope or joy or crown of rejoicing? Are not even ye in the presence of the Lord Jesus Christ at His coming? For ye are our glory and joy. Let's pray. Panginoon, maraming salamat sa inyong mga salita. Kayo po ay matututo. We pray na kayo pong magagabay sa inyong lingkod. Makikinig, Panginoon. Kayo pong manguna, maintindihan namin, Panginoon, anong kaibigan at anong kaaway. Makita namin, mag-iingat kami sa mga kaaway niyo, Panginoon. At ganoon din naman, pasalamat kami, Panginoon, sa iyo. Dahil kayo po ay magkaibigan pala sa inyo. At yung mga lingkod, Panginoon. So we pray na kayo pong manguna. In Jesus' name we pray. Amen. Amen. Nakapo na po. So, pusin natin ito ng 11:15, ha? 11:15. Hey, good morning po. Title po nito ay Recognize Your Friend and Your Enemy. Okay, recognize your friend and your enemy. Sa Tagalog, alamin nyo kung sinong kaibigan nyo, kung sinong kaaway nyo. Okay? Subtitle po nito is The Unbelieving Jews Are Not Your Friend. Okay, medyo sila yung bida ngayon dito. Alam nyo ba yung mga Jew? Pag-usapan natin yan. Okay? Objective natin para malaman natin, especially mga bata, sino ba yung kaibigan ko? Sino ba yung mga... Sino ba to? Alamutan ko pangalan mo kaya. Eh, sige, ikaw pala yun. Tinitingnan kita sa picture. Sino ba to? Ezekiel. Ezekiel. Ano ba yung ano nito eh? Makilala ko na iba. Okay. Sumutamaan yung camera. Charles. Okay. Mga bata, kilala nyo ba yung kaibigan nyo? Oh. Sinong kaibigan nyo? Lang. Ha? Kaibigan mo yan? Yan. Okay lang yan, mga bata. Pero yung pag-uusapan, medyo mas malalim. Mainig. Kaibigan nyo ba yung dinadaldal kayo? Hindi. Tandaan nyo ha, hindi ko gusto mag-sermon na naman sa sermon. Makinig kayo. Yung mga ini-stolbo kayo, hindi nyo kaibigan yan. Kasi kailangan nyo makinig. Kasi di kayo makapainig, dahil sa mga nanggugulo, kaibigan nyo ba yun? Yan ang pag-uusapan natin ngayon, kaya makinig lang. Men, yung nanggugulo, ang gusto ng Diyos sa inyo, matuto kayo. Ginugulo kayo. Sinong gumugulo sa atin? Satanas. Yan, di ba? Kalaban ng Diyos. Eh, hindi ko sinabi Satanas yung katabi mo. Ibig sabihin lang, ginagamit siya ng Satanas, di ba? Pinapakulit yung ano niya, ano ba yan? Gusto magkulit. Di ba? Ginagamit siya ng Satanas ngayon. So, pati minsan, ikaw. So, huwag kayong magpagamit sa Satanas. Amen? Amen. Makinig kayo. Ganun lang. Kung medyo kinakatiyan, hindi kamutin nyo. Pasimple lang kayo. Huwag yung, di ba? Gugulo pa kayo. Tatayo pa kayo. Ano ba yun? Okay? So, pigilin nyo yung ano yung ano pipigilin nyo. Saglit lang to. Walang isang oras to. Amen? Amen. Sinong kaibigan nyo? Paano yung sabihin kong kilalanin nyo? Kasi nga, kasi mga bata pa kayo, kung sino lang katabi nyo, minsan yun ang kaibigan nyo, di ba? Ang mag-uusapan natin ngayon, kasi minsan nga, yung ibang kaibigan nyo, hindi nyo dapat kaibigan. At yung dapat nyong kaibigan, minsan hindi nyo kinakaibigan. Bakit? Kasi nga, minsan may iniisip ko, eh, ganyan yan eh, ganyan yan eh. So, kakwentuhan ko si Lola ni Quen. Kilala nyo ba si Pamela? Kilala namin, pero hindi sila close ni ano. Pareho kasi silang homebody eh. Ngayon, magkakilala na kayo, di ba? Kaya kayo mabait, dapat kayo magkakaibigan. Alam niyo ba yun? So, yun nga. Kaya, kung kilala lang ni Quincy yan, no? Pamela pala, mabait pala to. Kinaibigan niya na to, kaso hindi niya alam eh. Di ba? So, ganun yan, ha? Dalawang tayo, medyo mabilisan lang tayo. Simple lang to, basta makinig lang kayo, ha? Pero importanteng topic to, para din sa iba na makikinig.
Kasi yung sino maingay? Kung maingay, papalabasin ko, ha? Wala nang warning. Okay? Pakitulungan na lang ako, bud. Ha? Pakiano na lang kasi nakaka-stobo na eh. Para may ma-warningan din iba. Okay? Pag sinabi ko labas, labas ha, walang tanong. Okay? Justin, ang bait oh. Ilang ano ito eh. Kaya nyo yan, ha? Walang maingay, walang magulo. Walang nakasombrero. Okay? Okay, makinig. So, yan. Sinong kaibigan ko? Sinong kaaway ko? Importante yan kasi kung alam mo dapat yung kaibigan mo, alam mo yung kaaway mo rin. Sino kaya yung kaaway ko dito? Kanina, nabanggit natin. Sinong sabi nun? Ikaw ba? Satanas, di ba? So, pag hindi mo kilala yan, yung ibang tao dyan, hindi na nakikinig, hindi natuturuan ng Bible, isa din nila, alam mo, wala naman Satanas, lahat siya mabait, lahat ng tao mabait, mali yun. Lahat siya susundin ko, lahat siya kakaibiganin ko, mali yun. Kaya sa Bible, napakalinaw na may Satanas, may walang pakialam sa'yo yan, sisirain ka niya, tapos magiging kaibigan mo, lahat? Hindi. Okay? So, yan ang ano natin, ha? Topic natin ngayong umaga. So, kilalanin mo ang kaibigan mo, kalaban mo. Hindi ka pwedeng kaibigan na lahat, at lalong hindi ka kalaban na lahat, syempre. So, ito, pag-usapan natin yung, ano yung pagkakaiba ng, kasi sabi nila, dapat lahat ng tao kaibigan mo, eh. Tama ba yun? Hindi pa yun. Una, imposible yun. Pangalawa, mali talaga yun. Okay? Introduce ko ulit sa inyo yung mga pagsasoul winning, di ba? Tatlong klase ang tao sa mundo. Pagdating sa spiritual. Okay? So, una, itong mga, konti lang ito, yung mga anak ng demonyo. Okay? Pag sinabi anak ng demonyo, pwede ba maligtas yan? Siyempre, hindi na. Anak ng demonyo eh, di ba? So, pero yung maling tinuturo sa labas, sabi nila, lahat tayo anak ng Diyos, mali. So, hindi. Ito lang ang anak ng Diyos, yung pangatlo. Okay? So, pero yung una, anak ng demonyo, ito na yung wala ng pag-asa. Mag-ingat kayo dyan. Ito yung bida ngayon dito sa pag-usapan natin yung mga kalaban ng Diyos. At dahil kalaban sila ng Diyos, dapat kalaban natin sila, di ba? Amen. Hindi tayo mas mabait pa sa Diyos. Delikado yan. Pag hindi kayo nag-ingat, saan ka dadaling yan, anak ng demonyo? Amen? Sa kapahamakan. Kaya yan ang unang klase. So, konti lang yan pero delikado yan. May pangalawa, ito yung mga hindi pa anak ng Diablo, hindi pa anak ng Diyos. So, ito yung karamihan ng tao. So, kaya kailangan, para maligtas sila, kailangan sila maging anak ng Diyos. Okay? So, yung pangatlo nga, yun yung anak ng Diyos, yun yung dapat. Sinong anak ng Diyos dito? Lahat ng ligtas, anak ng Diyos, lahat ng anak ng Diyos, ligtas. Ganun lang yun. Okay? Naintindihan mo? Ashley? Ganun yun, ha? So, yan. Okay, so hindi tayo kailangan maging kaibigan ng lahat, pero hindi mo kailangan maging kaibigan ng iba, pero hindi mo nang ibig sabihin kalaban sila. Hindi laging ganun. So, kaya ang pinakalaban lang natin, mga kalaban ng Diyos, pag-aaral natin ngayong umaga. So, ngayon, sino yung mga Hudyo? Okay, hindi tinatouch ng ibang ano to, preacher, hindi ko alam bakit. Samantalang pag binabasa mo yung buong Bible, puro Hudyo, Hudyo, Hudyo. Israel, sa Old Testament, tapos Jew, sa gitna, di ba? Tapos puro Hudyo na rin sa mga... So, kailangan mo i-topic yun. Pag-aralan natin, sino ba yung mga Hudyo? Mabilis lang. Yung mga Hudyo ngayon, nasa Middle East, so hindi yan ang people of God ngayon, hindi na. Okay? So, umpisa, sila yung Israel, anak ni Abraham, di ba? Ang Diyos, lahat ng tao, nilikha niya. Yung iba, nagloko, marami, pinatay niya, di ba? Sa panahon ni Noah. So, sa panahon ni Noah, natira na lang, siyempre yung matino. To some degree, matino si Noah tsaka yung pamilya niya, di ba? Pero from that, nag-anak-anak, naintindihan niyo ba yun, mga bata? Ay, marami kayong mga kapatid, di ba? Anak-anak-anak, lumalaki na, kakaroon din ng anak, di ba? Matagal na panahon yan. So, sa panahon ni Noah, supposedly, lahat ng tao matino na kasi nakita mo yung dilubyo, di ba? Inubos ng Diyos yung mga masama, eh. Anong gagawin mo kung bata ka? Ano gagawin mo kung matanda ka, yung bata, yung mga anak mo, anong tuturo mo? Diba? Siyempre, magtino tayo, matakot tayo sa Diyos, diba? Ganito ginawa ng Diyos, inubos yung mga kalaban niya. So, dapat itinuro. Pero ano nangyari? Naging perfect ba na si Noah? Yung mga anak niya, hindi pa rin. Sa afternoon, dami na namang kalokohan. So, hindi na ulit pinatay ng Diyos lahat, pero nag-umpisa sa kay Abraham. So, si Abraham, nananampalataya sa Diyos, tinuro niya sa kanyang mga anak. At ay, naging anak niya nga si Isaac, and then apo si Jacob, and then yung si Jacob, nagkaroon ng 12 sons. Okay? Si
Sila yung naging Israel. Yung Israel ngayon, naging tribe sila, pinangakuha sila ng Diyos, niligtas sila, napunta sila sa promised land. Lahat sila matino, ganun ba yun? Hindi rin, parang umatid sa diadem. May mga matino dito, pero minsan hindi rin iba. Iba dito, baka Judas. Iba, ganun eh. So, ano nangyari sa kanila? Karamihan sa kanila, hindi naniwala sa Diyos. Yung church sa kanila, yung temple, parang ano lang, ritual lang sa kanila. Kahit pag bumunta kayo sa Europe ngayon, andami pa rin mga churches doon, pero parang museum na lang daw yun. Ngayon, totoo, hindi na sila niniwala. Tama ba yun? Ang lalaki ng churches yun, hindi ka naniniwala sa nag-establish ng church, Jesus. Pwede mangyari sa atin yun. Ngayon, hindi ko papayagan, hanggang nabubuhay ako, pero pag kayo, pwede niyong gawin sa buhay niyo yun. Pero hindi maganda. Amen? Amen. Napakapangit nun. So ngayon, sino yung mga Hudyo? Sila yung natira sa 12 tribes. O yung 12 tribes, unang nagloko dyan, yung mga si Dan, and then Benjamin, and then naubos halos yung Benjamin, pero nakasama na ni Judah. So 12, ilan natira? Isa na lang. Judah. Okay? May halong Benjamin, tsaka yung iba. Medyo humalo na. So halo-halo na yung Judah. Sila yung naging Kingdom of Judah. At dahil sila yung Kingdom ng Judah, ano tawag sa kanila? Yung mga Hudyo, Jews. Okay? Yung iba, di naniniwala dyan. May tumagtanong sa akin yan eh. Eh, hindi naman ganun yun eh. Kasi pag tinignan mo sa dictionary, iba yung definition ng Jew. Kaya hindi lahat, pati nasa dictionary, sinundin nyo po. Hindi lagi. Yung dictionary ay guide nyo lang yan. Karamihan na sa mga simpleng salita, makukuha nyo dyan. Pero yung mga ganitong politically motivated, religiously motivated, yung iba dyan, mali na. Malilito ka na pag dyan ka, ano, kaya dapat sa Bible tayo, kukuha ng definition. So, bakit sila Hudyo? Kasi sila ay from Judah. Kalaban sila ng, nagkalaban sila ng Israel, and then natira na lang silang matatag. Unang nasakop yung Israel, yung 10 tribes, and then, natira ng over 200 years, hindi nasakop yung Judah. Pero bandang huli, nasakop din sila. Pero sila isumunod sa Diyos. Yung iba sa kanila, marami. So, napanatili yung pananampalataya. Okay? Hanggang sa panahon ng Panginoong Jesus, meron pa rin Judaism. May maganda, pero may hindi magandang part ng religion nila. Okay? So, kung alam niyo yung kwento, lagi sila tinutugdigsa ni Jesus. Diba yung mga leaders nila, mga Pharisee, mga Sadducees, sila yung naging kalaban ng mga Kristiyano. Okay? So yun po yan, mabilis na history ng mga Hudyo. So sino ulit yung mga Hudyo? Pag nagbasa ka ng Bible, di mo mamimiss yan. Lagi sila yung mga topic dyan. So sa Old Testament, sila ay matapat sa Diyos, okay sila. Pero sa New Testament, kalaban na sila. Huwag kayo magkakamali kasi ganun po yung iba sa atin ngayon. Hindi ganoon ang ano nila, kala nila mga Hudyo, babalik yan, may pangako ang Diyos sa kanila. Samantalang sabi sa Bible, sino may mga true Israel is ina natin sa Ephesians. Sino Israel of God ngayon? Mga Christian, tingnan niyo ha. Ephesians. Galatians pala, sorry. As many as walk according to this rule, peace be on them and mercy upon the Israel of God. Sino Israel of God? Mga Kristiyano kasi sinasabi dito, yo, for in Christ neither Christ Jesus, neither circumcision availeth anything. Wala nang pakialam ng Diyos kung tuli ka o hindi ka tuli sa laman. Okay, wala nang pakialam ng Diyos sa tuli, magutuli niya sa puso. So, sino yung tinutukoy niya dyan? Hindi yung mga Hudyo ngayon sa Israel kasi sabi dyan, in Christ Jesus. Yung mga nasa Israel ngayon, di naniniwala kay Jesus. Okay, sinusukan niya, dumudurayan tatlong beses sa isang pag narinig nila yung Jesus. Ganun sila agalit kay Jesus. Naintindihan niyo ba yun? Galit ba kayo kay Jesus? Pero may mga taong ganun. So, ito yung pag-uusapan natin ngayon. So, ito yung mga Hudyo, ha? Naintindihan nyo na? So, ngayon, punta tayo sa ating mga points.
Ah, by the way, may mga points pa ako dito. So, ano yung sabihin ng friend? Yung sinabing friend, kaibigan, alam nyo yan. Tingnan natin yung mga ilan lang, ha? Napakarami kasi nito, pero yung iba lang ang tingnan natin. Sabi sa Proverbs 17:17, a friend loveth at all times, and a brother is born for adversity. Sabihin, ang kaibigan, nagmamahal sa lahat ng pagkakataon. Yun ang kaibigan. Kaya sinasabi ko sa inyo kanina, kunwari lang kaibigan, kalaro nyo lang yun. Iba yung kalaro, iba yung kaibigan, iba yung kadaldalan. Iba yun. Diba? Ang kaibigan mo, mahal ka. Yun ang sabi sa Bible. Amen? At may sinabi pa dito yung kapatid mo daw, pinanganak yan para sa kalamidad. Ibig sabihin, pag may problema, katutulungan ka ng kapatid mo. Kaya ngayon tayo, sino magkakapatid ngayon? Actually, sa Bible, ang magkakapatid, mga kapwa, mananampalataya, mga Kristiyano. So kahit kami kaibigan ka, may kamag-anak ka, may kapatid ka pa, sino talaga yung kapatid mo? Minsan, makikita natin yung kapatid mo, loko-loko. Ayaw maniwala sa Diyos, kay Jesus, ayaw maniwala. Kapatid mo ba yun? Kapatid mo sa laman. Pero yung tunay na kapatid mo, sino ngayon? Ito. Ha? Jesus yung ating master, siya yung ating Panginoon. Sino yung kapatid mo? Yung kapwa mo, mananampalataya kay Jesus. Ganun yun. Okay? Kaya putan, kaya sinasabi ko lagi sa'yo, umatid kayo ng church. Sino bang gusto yung makita? Diba? Laging prayer ni Daddy yan eh. Kasi nga, yun ang tama. Sinong gusto mong makita? And pwede naman kayo magdaldalan doon after the service. Pero putan, sa service, diba? Magkikita na naman kayo, kasama-sama kayong kakanta, magpupuri sa Diyos, mag-aaral, mamaya magkakainan. Sino gusto mong kasama? Sige nga. Pwede siyempre mga anak ng Diyos, kapatid mo, di ba? Kaya sabi doon, itong mga to, yun nga, problema sa church minsan, hindi tayo ganun ka, ano, depende din sa pastor. Pero, tandaan nyo, yung mga kaibigan nyo, sa Panginoon, yan ang tunay na kaibigan nyo, yung mga mananampalataya din. Amen, ano pa natin yan, madaan naman din. Sabi dito sa Proverbs 18:24, a man that hath friends must show himself friendly. And there is a friend that sticketh closer to the brother. So, yun na sinasabi ko nina. Misa, mas malapit ka ba doon sa kaibigan mo kaysa kapatid mo? Kasi yung kapatid mong salaman, yun yan, either loko-loko or hindi mo kasundo. Kasi, hindi. Yung mga to, mga token pa lang. Mupuyat ba kayo? Okay, mupuyat. Ha? Ang makinig. May candy dyan na eh. Ano nga ako, gusto ko rin magkape. Okay, may kaibigan ka, anong gagawin mo dyan? Pangalagaan mo, huwag mong baliwalain. Amen? So, una lang yung oras mo, bigay mo sa kanya, kung gusto kanyang kasama, di ba? So sa church, ganun tayo. Huwag niyong pabayaan na. Bahala na silang matisod. Basta ako, inaantong ako. Hindi na mag-church ngayon. So may ano yun. Walang disconsideration. Amen? Ito naman sabi sa mga friends mo, faithful are the wounds of a friend. So minsan daw, nasasaktan ka dahil sa kaibigan mo. Kaya sabi dito, pag sinabi faithful, matapat yan. Ibig sabihin, kaya ka sinaktan yan. Diba, kanina? Sabi, ikaw, huwag kang magmura. Ay, sakit naman sinabi mo. Eh, totoo naman. Ibig sabihin, nasaktan ka, pero mas maganda yun. Kasi kaibigan mo yun, kaya nga sinasabi yan, di ba? Intindihan? O ganun ang kaibigan, di yung okay lang yan. Sige, mag-drugs ka, huwag ka mag-church. Hindi mo kaibigan yun pag ganun, di ba? Ang kaibigan mo, sasabihan ko, hoy, huwag mong gawin yan. Ganun ang kaibigan. Kaya sabi dito, pero dito, sabi dito, but the kisses of an enemy are deceitful. Ibig sabihin, kahit nilalambing ka niyan, pero kalaban mo pala yan, nanloloko lang yan. Yan sabi sa Bible, ha? Ulitin ko, ha? Faithful are the wounds of a friend, but the kisses of an enemy are deceitful. So, yun yung pinagkukontas yung kaibigan. Isa, sinasaktan ka ng kaibigan mo. Tingnan mo, kung kaibigan mo talaga yan, okay yan. Huwag kang magalit. Huwag mo siyang iiwan. Amen? Yan naman, dinadagdal na naman kayo. Anong gagawin nyo? Hindi nyo kaibigan niya. Pag dinadaldal kayo, papaulit-ulitin ko sa inyo yan. Hindi kayo kaibigan yan. Ang kaibigan nyo, dadaling kayo sa mabuti. Amen? Hindi kasi yung kausap ko lagi. Nag-uusap kami. Ito sabi doon, no? Kahit naglalambingan pa kayo dyan, ano?
Kalaban nyo yan, niloloko lang kayo niyan. Hindi ako niloloko kasi gusto ko magdagdag lang kayo para pareho kayo masaya. Ang bandang huli nga, ano nga yung makakabuti ba sa'yo yun? Yun ang tanong lagi. Matalino ka ba? Tingnan mo lagi yung makakabuti sa'yo. Hindi yung makakasama sa'yo. Amen? Proverbs 27:17, iron sharpeneth iron, so a man sharpeneth the countenance of his friend. Ito yung aming motto, no, sa mga pastor. Kasi nga, minsan, dami nyong ginagawa para sa Panginoon. Kayo minsan, di na kayo, wala, hindi na kayo masaya, malulungkot na kayo. So kaya, yung mga magkakaibigan ngayon, nagkikita-kita, para sila ay magpalakasan. Okay? So yun ang sabihin ng iron sharpened iron, yung sabihin, bakal ka, mag-iskisan kayo para tumalas kayo. Matalas ba kayo ngayon, maga? Ano matalas sa inyo? Dapat utak nyo, matalas. Kaya lagi kayong inaanin, basta tinatanong kayo, ginigising pa kayo. Diba? At tumalas kayo. Huwag mapurol, nanginig nyo na ba yun? Mapurol ang utak mo. Diba? Sakit nun, diba? Huwag kayong masasaktan, hasain nyo na lang. Kung mapurol ka ngayon, hasain mo bukas. Ang talas mo na. Paano sinahasa ang utak mo, John Kenneth? Diba? Makinig, mag-aral, magtanong. Ganun yan, kikinis yan. Tatalas pala. Okay? So sa Romans 12:18, if it be possible, as much as light in you, Romans pala, live peaceably with all men. Ito naman yung gusto ko sabihin kanina, yung introduction natin. Hindi natin kakalabanan yung kalaban natin. Huwag kalaban natin yung gulpin natin. Kalaban natin yung sunugin natin ba? Huwag ganun. Kasi sabi ko ngayon ha, ngayong umaga, yung kalaban natin, mag-iingatan lang natin. Okay? Ang unang sinabi sa atin ng Diyos na pwede natin gawin sa kanila, gawin natin. Pero sa Bible, huwag may sinabi nga kabilang nation, may nagloloko sila doon, sugurin natin, patayin natin lahat. Walang ganun sa Bible. Ang Diyos ang mag-uusga bandang huli. So ikaw, stay put ka lang, mag-ingat ka lang. Okay, turuan mo lang yung mga anak mo, turuan mo yung mga kaibigan mo, pabayaan mo lang sila. Okay. So ito yung gusto kong sabihin sa mga Hudyo. Sabi sa John 3:36, balik tayo sa mga Hudyo. Kasi iba, sinasabi mga kaibigan natin yung mga Hudyo, naniniwala rin sila sa Diyos, sabi nila. Pero ito sabi sa Bible, he that believeth on the Son hath everlasting life. Alam nyo na yun, di ba? Nakanta natin yan eh. Kung nanampalataya kay Jesus, ikaw ay may buhay na wala hanggan. Kasi sabi dito, and he that believeth not the Son shall not see life, but the wrath of God abideth on him. So, yung mga tao daw talagang pinaliwanagan mo na, si Kristo ay Diyos, niligtas ka niya, pag ililigtas ka niya, okay, namatay siya para sa kasalanan mo, siya yung nagbayad, ililigtas ka niya. Okay, manampalataya ka sa Panginoon, ayoko. Bukas ulit, nasabihan mo ulit, ayaw pa rin. Sinasabi dito, kasi bakit? Kasi nananatili sa kanyang galit ng Diyos. Kaya minsan, yung mga reprobate, hindi na nila kayang maniwala eh. Kahit anong paliwanag mo, si Kristo ang tagapagligtas. Ha, ganun ba? Wala akong pakialam. Hindi na nakikinig yan. Ayaw nila makinig. Ayaw nila kay Jesus. So, kaya kalaban natin yan. In that sense, kasi, pag tayo'y nakipagkaibigan sa kanila, ano mangyayari sa atin? Kaibigan mo, galit kay Jesus. Ano mangyayari sa'yo? Nakasama ka, madadamay ka, or kung hindi ka, hindi naman, hindi ko naman sinabing huwag kayo maniwala dyan, sige, maniwala lang kayo dun. Pero sila, hindi, pinapakita sila, hindi ako iniwala dyan eh. Niloloko-loko ka. Kasi so, hindi kita pipigilan. Paplastikan yun. Hindi pwede yun. Kasi tayo, dapat sumasamba tayo sa Panginoon, nagliligod tayo sa Panginoon, tapos kaibigan mo, hindi, baligtad pa. Aakayin ka pa sa ibang lugar, sa ibang place. Diba? Dadaldaling ka pa. O sige, hindi tayo dadaldal, pero sabay tayo matulog. Parang ganun din. Diba? Actually, mas gusto ko na yun. Kahit paano. Hindi nakaka-stobo. Pero, pangit din, diba? Makinig lang, ayaw niya yan. Okay? So, yun ang sabi sa kanila. So, hindi natin kaibigan yung mga hindi naniniwala kay Jesus, kalaban natin yan. Okay? Pero in a way, yung sinasabi ko kanina, if it be possible, as much as lying in you, live peaceably with all men. So ngayon, hindi ka naman sinasaksak, hindi ka naman ginugulo,
ay hindi lang sila naniniwala kay Jesus, pwede kang maging at peace sa kanila. Ibig sabihin, at least huwag tayo magbarilan, di ba? Kung talagang ayaw maniwala kay Jesus, pwede mong gawin na kaibiganin mo sila in a sense na hindi mo sila nagugulo, hindi ka nila guguluin. Okay lang yan, okay? So, pero in a way, kalaban natin sila. So, kaya mag-ingat. So, okay na to. Ganyan. So, ngayon dito tayo sa ating points. So, ano sinasabi sa atin ng Bible? Sino ang kaibigan? Sino ang kalaban? So, number one, yung una-unang binasa natin, sabi dyan, for yourselves. So, nagsasalita dito si Paul, okay, siya yung sumulat sa mga Thessalonian church. Okay, so matututo tayo sa kanilang pinag-usapan. So, ano sinulat ni Paul sa kanila? Sabi dyan, pinapaalala niya, for yourselves, brethren, know our entrance in unto you, that it was not in vain. Huwag sabihin, parang kayo ngayon, sa mga bagong kakilala ko dito, matagal na si Brother James. Ito yung mga bagong kakilala sa inyo, si Ashley, si, ano ba, yung mga bago, si Jeremy, tama ba, Jeremy? Yan, alam ko, nakalimutan ko agad, John Kenneth, yan, si Angelo, bago lang kayo, ito mga matagal na, si Quinn, bago lang. So, sinasabi ni Paul, ganito ha, nung kami nakilala nyo, diba? Kasi lingkod siya ng Diyos, wala naman tayong pakialam sa ibang tao, di ba? Pero dahil lingkod ka ng Diyos, nagpapakilala ka, ano yung entrance mo sa kanila? Di ba sabi nito, it was not in vain. Ibig sabihin, walang, hindi ito walang kwenta, hindi ito walang ibig sabihin. Di ba? Kaya pumunta ako, kaya na-meet ko si Gwen, nakita ko lang doon, nag-aabang sila ng relief. Sabi ko, pwede bang siya lang ng salita ng Diyos? O, sige po. Di ba, hindi ko naman kakaibiganin sila dahil gusto ko lang, dahil, ang kandidato ko, yung mga gano'n, mga politiko, di ba? Napaka-friendly, pero para sa sarili nila, yung kanilang ginagawa, di ba? So, hindi tayo gano'n. Hindi tayo dapat gano'n. Ang sinasabi, kung kaibigan ka, umpisa pa lang. Magpapakilala ka pa lang, kung tunay na kaibigan ka, ang kanyang, ang purpose mo, ang gagawin mo, para ang utak mo, nakaset para sa mga tao, mahal mo talaga sila. Amen? Gano'n ang kaibigan. Ngayon, ito mga bata, ay, gusto ko ng kalaro eh. Normal yun sa mga bata. Pero kaya nga tinuturo ko sa inyo, mga bata. Amen? Kaya sasabi ko lang sa inyo, oh, naligtas si Angelo. O, sino bang ano mo dyan? Mga kaibigan mo dyan, mahal mo sa buhay, share din natin. Ang masaklap dito, pag yung mga mahal mo sa buhay, yung maligtas. Eh, mga ganun ba? Yung mga ganun din, yung mga ganun. Mali yun. Meron may ganun. Pag galit minsan, yung mga mag-asawa minsan, ganun eh. Bayaan mo siya sa impyerno, pastor. Ako na lang sa langit. Yung mga ganun, maniwala ka siya, hindi. Mali yun. Pero hindi dapat ganun. Hindi siya naging kaibigan sa kanyang mahal sa buhay. Diba? So kung paano, again, pinag-usapan natin, maging kaibigan tayo, alamin natin yung kaibigan, alam na natin yung kaaway natin. Ilan taon na si Jill, ha? Ilan taon na? Ang laki mo pala, sinlaki lang kayo. No? Anyway, huwag magulo, ha? So, point number one, friendship is meaningful. Okay? Sabi nyo, not in vain. Pag sinabing in vain, walang kwenta, walang, ibig sabihin, zero, walang silbi. Yan ang ibig sabihin ng in vain. Amen? So, ang pagkakaibigan, hindi ganun. Lagi yan may purpose at maganda, positive. Ayun, upo lang. So, yung kabaliktaran nito, yung mga kalaban natin. Sino yung mga kalaban natin? Yung mga kalaban natin, baliktad. Kung ikaw ay kaibigan, meron kang purpose na maganda. Either gusto mo siyang, siyempre, masiyahan, maging masaya, yung malusog. Diba? Kaya yung mga kaibigan, nagbibigay ng, si, ano, si Joseph, isa, nagbibigay sa mga anak ko ng candy. So, hanggang pasalamat kami nun, diba? Kaya, okay, pagkain tayo. So, gusto kong maging kaibigan sa inyo. Diba? Kaya, pero dapat maganda, healthy. Yung kabaliktaran nito, yung mga kaaway natin, walang gustong mangyari sa iyo, kundi masama. So, ginasabi ko siya kanina, yung mga dumadaldal sa inyo, kalaban nyo yan. Kaya lang kayo kinakausap niya kasi gusto nila lang kausap. Pero pag hindi na sila masaya sa iyo, hindi ka lang tulungan yan. Kasi hindi mo kaibigan, totoo.
aaway mo. Ito yung sinasabi dito, yung kabaligtaran ng in vain, kalaban yung in vain. Okay? Yung mga kaibigan, walang, lagi meaningful yan. Amen? Meaningful, bakit ka nakipagkaibigan? Bakit mo siya binibigyan ng kung ano? Bakit mo siya ini-invite sa church? Bakit ka hindi nang istobo sa church? Okay? Kung ginugulo niyo yung katabi niyo, hindi niyo kaibigan yan. Yes. Ulit-ulit na ako. Kaibigan ka ba sa kanya? Gusto mo ba siyang mapabuti? Oh, huwag mo siyang istobuin. Diba? Kasi gusto niya makinig. Yan, sina Inigo. Gusto mo makinig niya kahit inaantok na, pinipilit niya yan. Diba? Kaso pag may tumayo dito, wala na. Diba? Parang nagiging, in a way, nagiging kaaway mo siya. Okay? So, huwag kayo magpagamit kay Satanas. Amen? So, number one, friendship is meaningful. Enmity, o yung pagiging kalaban, is in vain. Nakakita na ba kayo ng, magkalaban ba yung ano, Germany tsaka US? Magkalaban ba yon? Hindi na ngayon, hindi na lang yun, kasi talo na eh. Talo na eh. Pero dati, magkalaban yan, di ba? Pero hindi mo may iwasan yung ibang tao dyan, medyo kalaban pa sila, di ba? Kasi naaalala nyo na, tinalo kayo, lagi mga kwento sa pelikula, laging talo yung Germany, talo yung Japan. So, minsan may isip nyo, magkalaban pa rin sila, di ba? Pero tanong, ba't di sila nagigera ngayon? Kasi matatalo ulit sila. At, actually, ang totoo niyan, matalino na rin ang tao ngayon. Alam nila, pag naggera tayo, pare-pareho tayong talo. Okay? Kasi, eh kung magtrabaho na lang tayo, magpaunlad na lang tayo, di pareho na tayo kumbinyente, di ba? Mayaman tayo lahat. And Germany ngayon, Japan, talagang mayaman din sila. Eh kung magpatayan sila, anong pakinabang mo doon? Baliwala, talo kayo lahat. Kinumpute nila yon, talagang, kaya maganda na lang daw mag-trade, di ba? Magaling kayo sa ganyan, magaling kayo dito, dito tayo pagalingan. At least lumuunlad pa yung tao, hindi namamatay. Pero ang gusto ko sabihin dito, yung friendship, may meaningful yan. Pero yung enmity, walang kwenta yan. Bakit? Ba't ka nakipag-away? Ano silbi nun? Anong mapapala mo kung mag-away kayo? Suntungan tayo. Matapang ako eh. O sige. Bak, bak, bak. Okay, napatunayan matapang ka. Eh, ang sakit naman ng mukha mo. Pareho kayo. Anong pakinabang nun, di ba? Kaya magsiraan kayo. Ay, pastor, si ganyan, ganyan. Ay, ganyan ka rin eh. Ako, saan naasan ako pag gano'n yung mga anak ko eh. Tumahimik nga kayo, di ba? Kasi alam ko naman may kasiraan kayo pare-pareho eh. Hindi kailangan magbangayan. Alam ko na yun eh. Di ba? So, pag magkakaibigan kayo, magtulungan na lang kayo. Pero pag nag-aaway kayo, walang kwenta. Tignan nyo yun. Mamaya, makikita natin sa mga audio yan. Okay? Number 2, verse 3 and 4, sabi dito, for our exhortation was not of deceit. Okay, pinapaalala lang ni Paul sa mga taga sa Thessalonians. May ituturo kasi siya. Again, malawak to. Hindi natin kayang ranla, pero yung ibang bagay lang, okay? Yung sabi niya, hoy, niloko ba kayo? Yung sabi ni Paul, niloko ba kayo? Meron ba akong karumihan? Ibig sabihin ito, alam niyo ba yung kahit yung ibang churches, loko-loko yan. Sabi nga sa inyo, maraming ang mga pare, alam nyo ba yon yung kwento? Yung mga pare, mga bading pala. Tapos bakit sila may kumbento, meron silang, yung mga, may mga altar boys pa sila, di ba? Yung mga lalaki, may altar, tapos may mga sakristan. Anong ginagawa ng sakristan? Minsan, nandun lang sa church yun. Ha? Maniwala kayo sa hindi, ang dami na nagkwento niyan. Kasi mga bading nga yung pare, anong ginagawa? Hindi sila clean. Okay? Sabihin, ano nila, binabastos nila yung mga baba, yung mga lalaki. Di ba? Di naman lagi. Salamat kung hindi. Pero yun ang kwento. Marami na yun. Actually, binayaran nga nila yun eh. Yun ang patunayan kasi binayaran nila. Huwag na kayo mag-usumbong ha. Totoo yun, nangyayari yun. Tapos bakit may mga madre? Wala naman madre sa Bible. Ha? Kailangan mo bang mag-stack yung sarili mo doon para maglingkod sa doon, mag-pray? Ang nakakita sa Bible yun. Pwede tayo ako, pastor ako, may asawa, may anak ako, di ba? Nagtatrabaho ako, naglilingkod ba ako sa Diyos? Kapag kailangan mag-stuck sa kulong ko yung sarili ko? Ha? Anong pwede? Anong gagawin mo dun?
Ang ministry sa labas. Hindi ka magmi-ministry sa loob. Ngayon tayo, nagtuturo tayo dito, pero pagkatapos ito, lalabas na naman tayo. Yun ang biblical ministry. Yung mga mother, yung ginagawa nila doon. Hindi kayo maniniwala, sabi sa napakadumi nito. Pero according sa mga investigasyon, okay, medyo sensitive to mga bata, pero kailangan nyo rin malaman to. Sila-sila pala doon, nagganoon na, alam nyo yun? Nagsama-sama na sila, nag-fornicate na sila. Ang dapat nagsama, mga babae, lalaki, mga mag-asawa, di ba? Ang ginawa nila, sila-sila na doon. Yun ang nangyari. Eh, bawal pa silang mag-anak, di ba? Babae, mga madre, bawal mag-anak. Pare, bawal mag-anak. Anong gagawin nila sa bata? Pinatay nila. Ganun. Sabihin niyo, pastor, sinisiraan mo. Kung totoo yung sinasabi ko sa inyo ngayon, hindi pa ninira yun, tama? Ngayon, kung sinungaling si pastor, huwag na kayo bumalik dito. Maninira pala si pastor. Kaya ngayon, ang gagawin niyo ngayon, alamin niyo kung ano yung totoo. Tama? Kasi tingnan niyo na lang, una, wala sa Bible yun. Pangalawa, hindi mga makadiyos yan. Pangatlo, ang lalaki, normal yun sa lalaki, gusto ko babae, di ba? Eh, ginawang, ayaw, bawal kayo mag-asawa. Pinigilan sila mag-asawa eh. Normal lang yun sa lalaki na mag-asawa, di ba? Ano mangyayari dun? Sabi sa Bible, mag-iinit yan. So, kaya ganun, pinatay nila. Nakikita niyo yung gusto sabihin? Mga kalaban niyo ba yan? Kaibigan niyo yan? Kaya yung iba sa akin, may nagalit nga eh. So, nag-post ako kay Pope. Eh, yun ang alam ko kay Pope eh. Diba? Hindi siya lingkod ng Diyos. Tapos, pabayaan ko manggulo lang sila, wala akong sasabihin. Tama ba yan? Nasabi dito, nor uncleanness. Ibig sabihin, pinapaalala ni Paul, may niloko ba ako sa inyo? Meron ba akong, yun nga, katulad nito, inanakan, ganun. Meron ba akong ginawa ng ganyan sa inyo? Meron, may karumihan ba akong ginawa sa inyo? Meron ba akong niloko sa inyo? Guile. Ibig sabihin, niloko, kunwari, si Brother James, oh bad, mag-tides ka dito, ha? Kailangan ko ng ganyan, niloko ko, niloko. May ginanun ba ako? Ganun sinasabi ni Paul. Kaya number two, points natin, friends should be pure. Okay, pag sinabing pure, wala kang masasabi na ginawa ka ng mali kasi kaibigan mo yan eh. Kaibigan mo, hindi ka gagawa ng mali, di ba? Natindihan niyo ba? Amen. Katulad ng kwento ko sa inyo, loko-loko yung mga yan. Ba't gagawin nila yun? Di ba? So, balik tayo sa mga Hudyo, ginawa din nila yun. Okay? Yung mga Hudyo, anong ginawa nila? Bukod sa pinatay nila si Jesus. Diba? Niloko nila yun. Napag-aralan natin kung dito na kayo sa Matthew, sa Acts. Sila lagi yung kalaban ng mga Kristiyano. Okay? So, sila yung manluloko, uncleanness. Balik tayo sa uncleanness. Sabi nila, according to research, yung mga kabastusan sa internet, yung Hollywood, sabi nila, yan ay mga Hudyo rin na nagpakanaan yan. Bakit kaya ganun? Ang tindi na itong mga to. Ano klase tao mo itong mga to? Eh, yung Amerika, nag-umpisa sa mga Christian values, sa Bible yan eh. Kapag nagkaroon sa Amerika ng mga talagang, yun, kahit mga bata, no, wala nang malinis sa US, di ba? Sabi ko lagi sa inyo, sa TikTok na yan. Sa bagay, China yan. Pero, ginaya rin sa US yan. Unang nag-ano yan, mga US. Tsaka sabi nila, mga Hudyo daw. Sila yung nasa, ano yan, talagang silang nagpopondo yan. Okay? So, kaibigan ba sila o kalaban? Kayo, kalaban ba namin kayo, kaibigan? Anong ginagawa ng kaibigan? Mabuti para sa inyo. Anong ginagawa ng kalaban? Masama para sa inyo, makakasama sa inyo. So, sina Paul, nakikita niyan, hindi namin kayo niloko, hindi namin kayo ginawa ng karumihan, hindi namin kayo niloko, pinagsinungalingan, amen? So, ganun tayo dapat. Yung kalaban natin, pag nakita mo, ito sinungaling to, kakaibiganin mo yun? Itong taong to, kilala siya, pag, ngayon kung mga bata yan, tinutuluan, di ba? Tuluan natin mga bata, huwag magsinungaling. Eh, malalaki na kayo pareho-pareho. Sino kayang gusto mong kaibigan dito? Ito, loko-loko to eh. Kakaibiganin mo?
So, huwag natin kaibigan yung mga yan. Amen? So, number three. So, bukod sa may ibig sabihin, okay, maganda yung pakay sa inyo ng kaibigan, kalaban, hindi. Mga kaibigan, pure yan. Hindi ka niyang pagsisinungalingan, hindi ka lala, pag nakataligod ka na, oh, alam mo ba si ano, ganyan. Alam mo ba si ano, mabaho ang ganyan. Gagawin mo sa kaibigan mo yon. May kaibigan ako dating ganun eh, pero hindi ko sinisiraan kasi nga alam ko na ganun, di sinabi ako na lang, uy, linisin mo yung ganito mo, di ba? Yun ang kaibigan. So number 3, sabi din sa 11, skip tayo, marami ito eh. Pinili ko lang yung papakinabangan ng mga bata at natin. Sabi dito, as you know how we exhorted and comforted and charged every one of you as a father that is children. So, pinapalalagyan ni Paul, anong ginawa niya sa mga kapatid, si Paul? So, parang daw siyang tatay, anong ginawa niya? In exhort and comforted. Ibig sabihin ng comfort, galing yan sa, alam natin comfort ngayon, yung ano, di ba, yung, uy, masarap ditong mahiga, comfortable. Pero actually, pag sinabing comfort, pag sinabing fort is fortified, ibig sabihin nun, pinapalakas. Yan ibig sabihin nun. So, ang kaibigan nyo ngayon, pinapalakas kayo. Diba yung iba mga paternity, diba, lalakas ng loob yan eh. Kasi kakampi nila, mali naman yun sa mali yung ginawa nila. Pero still, magkaibigan. Ang kaibigan mo, pag andyan yung kaibigan ko, si Ray Anna, hindi nakapunta? O sabi niya, gusto niya, dito yung dalawa, si Jackie saka si Rachel. Ganun yun, misa, pag mahihiyain ka. Pero pag andyan yung kaibigan mo, nako, hindi ako mahiya. Diba? Kaya kayo din, ito mga to, lagi magkakasama to eh. Pupunta ka ba sa church mag-isa? Okay. E paano pag nagloko yung dalawa mong kaibigan? Hindi ka na rin mag-church. Ang hirap, di ba? So, kaya mas maganda, sama-sama kayo. Pero kung sakaling gaganon, kung sakaling nagloko yung mga kaibigan mo, kuna, si Pamela, nagloko. Si Lia, nagloko. Pupunta ka ba sa church? Chelsea? Ha? Yun. Ibig sabihin, may paninindigan na yun. Tama yun. Kasi bandang huli, malalaman mo, ang kaibigan ko pala, ang Panginoon. Ang kaibigan ko pala, yung mga kapatid ko sa Panginoon. Ako, ganun nangyari sa akin. Embarkado ako for how many years? Talagang dikit kami. Oo. Oh. Pero nung nalaman ko, sabi sa Bible, sabi ng Panginoon, sino ba yung mga kapatid mo, kaibigan mo, nanay mo? Hindi yung mga mananampalataya din. Anong ginawa ko? Yung mga kaibigan ko dati, babay na, hindi ko na kayo friend. So, yung sinasabi ko sa inyo, pwede pa rin ako maging friend sa kanila in a way na ginagawa ko sila ng mabuti. Ginagawa ko pa sila ng mabuti. So, in a way, friend pa rin ako sa kanila. Diba? Pero hindi ko na sila friend in a way na kung anong gawin nila, gagawin ko rin. Ito din yung pagkakaiba. Okay? Pwede kang maging kaibigan sa kanila, gawa mo sila ng mabuti, dali mo sila tama. Pero pag dadaling ka nila sila sa mali, ayoko na. Hindi tayo magkasama dyan. Amen? Okay, so number 3, comfort us. Ibig sabihin, papalakasin kayo ng kaibigan nyo. Yun ang tamang kaibigan. Yun ang tunay na kaibigan. Hindi yung, yun nga, madalas, nag-aasaran. Nakakabuti ba sa inyo yung asaran? Asaran ako sa mga anak ko minsan pag ganun eh. Magkakapatid kayo. Bandang huli, pagtatanda nyo, alam nyo ba, kayo magkakasama. Wala na si tatay, wala na si nanay, ano. Kayo magdadamayan. Tandaan nyo, kaya huwag nyo sanayin yung sarili nyo, kapatid nyo yan, nagpapahinaan kayo. Diba? Gaasaran kayo. Pag nag-aasaran kayo, ano madedevelop sa inyo? Hindi friendship. Amen? Ang madedevelop sa inyo, galit kayo kasi inaasar ako eh. Ganun yun. Kaya inaaral natin to. Ang unang kaibigan nyo talaga ang Diyos. Pangalawa, yung mga lingkod ng Diyos. Amen? Kaya hindi si Pastor, sumisigaw. Tinamaan ako, hindi ko kaibigan yan. Yung ibang di nag-church dito, ganun na yun eh, sa palagay ko eh. Totoo lang. Pero titigil ba ako? Alam ko na ang kaibigan, sabi doon kanina, faithful is the wound of a friend. Yung sabi sa Bible. So kanina ako makikinig sa Bible o sa hindi mature na Kristiyano. O sana, ang panalangin ko, magkaayos kami later, di ba? Ma-realize nila, pag nag-mature-mature sila, after 20 years, sana mature na sila, no? Di ba? Ma-realize sila, tama pala yung ginagawa ni Pastor.
Dahil ganun din po natutunan ko sa church dati, ganyan din ako. Though malaki na ako, nasave ako eh. Kaya minsan, lumasama rin loob ko kay baston eh. Ganun, minsan pinapahiya ako nun. Na-late lang ako eh. Eh, layo ng bahay ko eh. Pinahiya ako, sabi ko. Hindi na ako babalik dyan. Kasi siyempre, nag-pray ako, nag-abusa ako ng Bible. Ah, nga ba yun? Hindi ka na mag-pray dahil pinahiya ka? Ito, ilang beses ko nang pinahiya yung mga bata dito, pero nagpapatuloy kasi alam niya, dito ka lalago, di ba? Sino pa? Ito, dito pa rin. Sino sinasabihan na kayo ng tatay niyo, di ba? Dito kayo mamapabuti. Sino may kausap ko kahapon? Yan, yung lolo ni Quinn. O, basta dyan pupunta, pastor. Okay yan. Papayagan ko yan. Tindihan nyo, mga bata. Sino kaibigan nyo? Ang Diyos una, tsaka mga lingkod ng Diyos, mga kapatid nyo sa pananampalataya. Ngayon, minsan, yung kapatid sa pananampalataya, nangihina. Eh, hindi nyo kaibigan yon. Ganyan-ganyan yun eh. Sa bagay na yun, hindi mo sila kaibigan. Okay? So, kaya matalino kayo. Ang pinakaibigan mo, ang Panginoon. Amen? Yung pastor, siyempre, hanggat maaari, magagawin kayo ng mabuti. Eh, pag niloloko nyo ako, mapagalitan ko kayo. Ay, hindi na kita kaibigan. Ako, hindi ka matalino. Ang alamin mo yung nakakabuti sa amin. Paulit-ulit na tayo, ha? Okay, ulitin ko, ha? Friends, kinocomfort tayo, pinapatibay tayo. Yung kalaban, baligtad. Tingnan nyo sa 15. Sabi dito, ito yung mga kalaban. Sabi, both kids, ito mga Hudyo. Sabi dito, who both killed the Lord Jesus and their own prophets and persecuted us. Yan ang ginagawa nila sa atin. Pagkaaway ka nila, hindi ka nila i-comfort, i-persecute. Pag sinabi persecute, inuusig, sinasaktan. Kung dito kayo ng Thursday, pag-aaralan natin yan, si Paul, ilang beses na nagulpe. Basta gugulpehin, ano pag ginawa ni Paul? Nag-preach lang, gugulpehin mo. Kasi nga, kalaban mo yun. Nag-ingat tayo dyan, yung mga magdadala sa inyo sa kapamakan, Justin, wag ka na mag-church. Parang ito, nanunikwen eh, di ba? Apat sila, sinesyaran ko sila, mayroon doon isang matanda. Hindi, medyo, hindi pa matanda eh, sabi pa naman, wala kang mask, huwag kang mag-sharean ng salita ng Diyos yan. O sige mo, magmamask na ako. Hindi, huwag na. Umuwi na kayo mga bata. Pinauwi sila. Sabi ko, kailala nyo ba yun? Hindi po. Anong klaseng tao yun? Kalaban yun ng gospel eh. So, ganun tong mga Hudyo. Eh, nag-uusap lang naman yung mga lingkod ng Diyos tsaka yung ibang tao. Yung ibang tao, gustong makinig. Sabi ng mga Hudyo, huwag kayong makinig dyan. Malabanin natin yan, di ba? Sa Hacks, ganun eh. Ikanakatid ng Thursday. Eh, pinag-aaralan namin. Hindi mo alam, matatawa ka, maaasal ka, ano eh. Sinusundan ko sa magpunta si Paul, susundan siya. Friends ba tayo? Ba't mo ako sinusundan? Hindi, kaaway kita. Ganun yun. Yung friends, susundan ka niya para pagpalain ka. Pero yung kaibigan, ay yung kaaway, susundan ka rin niya pero para i-persecute ka, hindi para sa mabuti. Amen? Kaya mag-ingat kayo sa kaaway niyo. Alamin niyo, ito ba kaaway ba ito, kaibigan? Tingnan niyo kaibigan. Ah, katabi niyo. Tingnan niyo katabi niyo. Titigan niyo ng gusto. Tanong niyo, kaibigan ba kita o kaaway? Tanong mo, Jillian. Tanong mo, kaibigan ba kita o kaaway kita? Yan. Tanong nyo sarili nyo, ha? Mamaya na tanong. Anong tanong mo? Ano na? Bakit natin siya? Pwede naman yun eh. Ako, kaibigan ba ako ng anak ko? Nagawa ko sila ng mabuti. Kaibigan ako sa kanila. Hindi yun, ano. Hindi conflict yun. Amen? Okay ba kayo? Okay. So, yun ang pangatlo, ha? Ang kaibigan, pinapatibay tayo, comfort us. Ang kalaban natin, sinasaktan tayo. Kaya tingnan nyo na yan. Itong taong to, kinakalaban ako, sinasaktan ako. Itong taong to, nilalayo ako sa Diyos. Gusto kong makinig, hindi ako makinig kasi dinadaldal ako. Kaibigan ko ba to? Hindi. Hindi mo kaibigan yan. So kasi sabi siya, maging kaibigan kayo sa katabi nyo. Hayaan nyo silang makinig. Yung iba dyan, gustong kuminig. Bakit kayo dito? Para magdaldalan? Pwede naman magdaldalan sa labas eh.
Abot kayo dito para makinig. So ngayon, may gustong makinig, hayaan nyo silang, tulungan nyo silang makinig. Huwag nyo silang daldalin. Amen? Amen. Ulit-ulit na, di ba? Yun yun, gawain nyo ng kalaban na mapasama kayo. Okay, number 4. Ito, malapit na tayo. Verse 13, again ha, ito mga Kristiyano, sabi ni Paul, "For this cause also thank we God without ceasing, because when you receive the word of God, which he heard of us, you receive it, not as the word of men, but as include the word of God, which effectually worketh also in you that believe." Sa Tagalog, ito sinasabi ni Paul, alam nyo bakit kayo napabuti? Ito kayo ha, sino yung mapabuti sa inyo? Hindi ko pa alam. Pero sinasabi ni Paul, sino yung mapapabuti, sino yung nakikinig? At yung tinatanggap yung salita ng Diyos. Kasi kahit ilan tayo dito, sabi, 100 tayo dito, yung 10 sa inyo, hindi, hindi totoo yan. Hindi, ayaw ko niyan. Tinatanggihan yung salita ng Diyos, mapapabuti ba yun? Hindi mapapabuti yun. Kasi sabi ni Paul, ito yung mga kaibigan niya, yung mga tumatanggap sa salita mo. Diba? So kayo ngayon, tingnan nyo yung mga kalaro nyo, kaibigan nyo, pag-usapang totoo na, diba? Pag-usapang seryoso na. Kasi ano, si Kuya, may mga kaibigan pa yan eh. Niyaya mo ba sila dito? Ano sabi? Susunod na lang, diba? So, di ko yung sinabing awayin mo sila. Ang sinasabi ko, dapat maintindihan mo, bakit yung ibang tao, ang ayos naman ng aking pakitungo, ba't ayaw nila? Hindi tinatanggap yung sinasabi ko. May dahilan doon. Kaibigan mo ba sila? Pag hindi na tinatanggap, di ba? Si Stephen, minsan nagtatampo to eh. Sabi niya, pakinggan nyo naman ako. Yan. Kaya pakinggan nyo yung ibang tao, di ba? Kung kaibigan ka sa kanila, gusto nilang makinig sila, kaya nga sila dumadaldal eh. Nagpo-pointo ko yung pakinggan. Eh lalo naman pag importanteng bagay, di ba? Si Pastor kanina pa dito, di ba? Napakinggan nyo ba? Kung kaibigan kayo sa akin, ginagawa ko yun na mabuti, maging kaibigan na kayo sa akin. Pwede pakinggan nyo ako? Ganun lang, simple yun. Ganun ang ginawa nila, kaya pinagpala itong mga taga sa Thessalonians. Sabi nila, nag-preach kami sa inyo, dati hindi nyo kami kilala, pero tinanggap nyo kami, tinanggap nyo yung salita namin, parang salita ng Diyos. Diba? So, ganun ang mga kaibigan, pero yung mga kalaban niya, tingnan nyo ha. 16, ito yung mga Hudyo. Okay? Anong ginawa ng mga Hudyo? Yung ibang Hudyo, nakinig. Pero karamihan, hindi. Anong ginawa nila? Nabasa nyo ba? May basa. Ready, go. Okay, ganito ha. Kunwari, si Justin, kausapin kita ha. Sige. Tapos na tayo. Ako sabi ko si Miguel. Kunwari lang, galit si Julia sa akin at sa iyo. Kunwari lang ha. Nasabihin ni Julia sa akin, huwag mo kausapin si Miguel. Baka maligtas eh. Yung maligtas yan eh. May ganun ba? Wala. Eh, sabi ko nga sa inyo kay Quinn eh. Ganun. Sinesetan ko ng salita ng Diyos. Pinagbawalan ako. Pareho namin siya. Hindi namin siya kilala. Pero pinagbawalan kami. Ba't ganun? Kasi nga, itong especially yung mga Hudyo, galit sa kay Jesus. Ewan ko yung aling yun, hindi ko alam eh. Itong mga Hudyo daw, hindi naman sa, sige, ayaw nyo makinig, sige, huwag kayong makinig. Ito ang makikinig, okay? Ay, hindi, huwag nyo pakinggan yan. Intindihan nyo ba yun? Pag kaibigan ka, pinapakinggan mo, pero pag kalaban ka, pinagbabawalan mo magsalita. So nakita nyo kung anong klase itong mga Hudyo? Kung ayaw nila, di huwag sila makinig. Pero hindi sila huminto dun eh. Ginawa nila, gusto nila maligtas yung ibang tao. Si Paul gusto maligtas yung ibang tao, sa halip na maligtas, pinagbabawalan sila magsalita, pinagbabawalan yung ibang tao na makinig. So naintindihan nyo, pag nakita nyo sa ibang tao yun, ngayon nga kahit mga bata pa tayo, nagsasalita, huwag ka magsalita, tumahimik ka, shut up. Diba? Ngayon, kung nanay mo yan, minsan okay lang yun. Kasi bata ka pa eh. Masyado kang madaldal. Ano yung nakatulog sabi ko sa'yo, shut up nga kayo dyan. Kaibigan pa rin ako, pero pagtapos ng sermon, bawal ka pa rin magsalita,
Basta may sabihin ako, magtatanong ako, huwag kang magsalita. Yan ang mali, di ba? So, hindi mo kaibigan yun. Ano yun? Kalaban mo yun. Amen? Importante mag-express tayo ng ating idea. Pag pinagbabawalan ka, pag sinesensor ka, hindi mo yung kaibigan, kalaban mo yan. At marami po nangyayari yan ganyan. Sa panahon natin ngayon, yung media ngayon, hindi natin i-report nila. Kaya kilala mo, nag-send si Pastor Pado eh. Yung mga ibang network daw, hindi inuulat yung mga agent sa rebelde. So, tama rin naman yun. Ayun, gusto ko yun. So, yung mga bata ko kasi nag-rebelde, nagiging NPA. Gusto nyo mag-NPA? Gusto nyo mag-NPA? Alam nyo NPA? Mga kalaban ng gobyerno. Tama ba yun? Pero nag-umpisa yan, mga rebelde, bata pa lang. Parang gusto ko yun ah. Para sa bayan, mag-rebelde ako. Maling-mali yun. So, pero, sinusupre sila ng media minsan. Hindi sila inuulat. Hindi sila nire-report. So, hindi nalalaman ng tao. So, ganun din tayo minsan. Kaya hindi alam ng tao yung aral ng Baptist, ng Bible. Kasi, pinipigilan tayo. Hindi na nga nakikinig sa'yo. Dinadaldal mo pa. Okay, so kaibigan ba kayo, kalaban? Eh, dinadaldal ko siya, di ako pinakinggan, kalaban ko siya. Eh, pag mali yung ginagawa mo, ikaw yung kalaban. Amen? Amen. Kaya minsan tatanungin ko kayo, hudyo ba kayo? Kaya pag nagdaldalan dito, ha? Shhh, walang hudyo, ha? Ganun, ha? Gusto niyo ba yun? Hindi naman, masyado. Masyado naman ano yun. So, pero ganun pa yung ginawa ng mga hudyo sa mga Kristiyano. Pinagbabawalan sila mag-preach. Huwag kayo mag-preach. Baka maligtas sila. Gusto ko, sama-sama kami sa impyerno. Diba? Gusto nyo yun? So, huwag kayong ganun. Amen? Last. So, number one, friendship is meaningful and enmity is vain. Number two, friends should be pure. Enemies have no pure intention. Hindi ko pa nabanggit kanina yun. Balibaliktad lang to. Yung kaibigan, puro, gusto mapabuti kayo. Yung kalaban, gusto masira kayo. Pangatlo, friends comfort us. Pinapatibay tayo ng kaibigan natin. Yung kalaban natin, sinasaktan tayo. Basic lang, di ba? Friends, number four, friends receive our word. Pinapakinggan tayo, tinatanggap yung sinasabi natin. So, yung kalaban natin, pinagbabawalan tayo magsalita. Okay? So, alam nyo na, especially sa mga audio. Pang lima, last na buto, sabi dito, true and good friends are of the Lord Jesus. Yung binanggit ko na kanina, paulit-ulit. Ang kaibigan mo talaga, mga bata, ang kaibigan mo, yun na kay Kristo din. Kakaibiganin nyo ba yung, ano, wala kay Kristo? Ayaw kay Jesus, kakaibiganin nyo? Hindi nyo kaibigan yun. Hindi, binentahan ako ng, ano eh, binigyan ako ng regalo, kaibigan ko to. Eh, si Satanas, nagbibigay din ng regalo, di ba? Kaya yung relief din, hindi lahat yan, maganda. Iba dyan, ninakaw na lang yung iba, bibigyan ka ng konti. Eh, yung totoo. Nagpapalakas lang yan sa eleksyon. Hindi nyo kaibigan niya. Amen? So, number five, true and good friends are of the Lord Jesus. Ano yung kalaban? Hindi baliktad. Sinong kalaban natin? Against Jesus. So, pag meron dito, kunwari, ayoko sa Diyos, pero kaibigan tayo, kakaibiganin nyo yun? Ben, gusto mo yung kaibigan yun? So, Justin, hindi ako naniniwala sa Diyos, kaibigan tayo, Justin, ha? Gusto mo kaibigan yun? Ito yung mga Hudyo, sabi dito, ha, sa verse 14, ito yung mga kaibigan muna. For ye brethren became followers of the churches of God which is in Judea are in Christ Jesus. Okay, so sumunod sila sa mga churches ng Panginoon kasi ito ay na kay Kristo. Ganun kasimple yung pag na kay Kristo, may tiwala ka agad dyan, diba? Kaya mag-ingat ka rin, ha, hindi, yung, kaya nga, may mga Judas minsan eh. Pero, malamang sa hindi, pag nasa Panginoon yan, pwede natin may kaibigan yan. Yun ang may kaibigan sana mga bata. Kaibiganin nyo, yung nasa church din, yung maayos, hindi yung nasa pambayan, yung madaldal, magulo, yung magulo doon, gusto kong kaibigan yun. Hindi, dapat yung mga
anak din ng Diyos. Amen? Anong ginawa ng mga Udyo? Ito sabi niya, sa 15 ha, ang Bible nagsabi nito. Ano daw yung mga Udyo? Sabi dyan, oh, have the Jews. Okay? Sabi sa 15, who both killed the Lord Jesus and their own prophets. Okay? Pinatay nila si Jesus, pinatay din nila yung mga propeta nila. Ano ba yung propeta? Ito yung mga naglalapit sa Diyos eh. Tapos pinatay nila. Sino yung mga kilala yung propeta? Si Isaiah, si Jeremiah. Si Jeremiah, hindi nila patay, pero ginulpe, ginulong. Ano pa? So yung mga propeta nila, anong klaseng tao to? Nilalapit ka nila sa Diyos, papatayin mo. Kalaban mo yan, kakampi. Kalaban. Ngayon, si Pastor. Okay, si Pastor, nilalapit kayo sa Diyos. Pinag-pray kayo, tinuturo kayo ng Bible, tapos may nagsabi sa inyo, huwag na kayong pumunta dyan. Kalaban nyo yun, kakampi. Kaibigan nyo ba yun? Kalaban nyo yun. And then, meron din kami yung church. Eh. Tingnan nyo, tama yung tinuturo. Sige, doon na kayo. Kung tama. Ganun kasimple yun. Hindi tayo pipilitin dito. Amen? Kung tama, doon kayo. Kung mali dito, huwag kayo dito. Amen? Kaya kayong titingin ngayon sa Bible. Amen? Kaya sabi dito, pinatay nila si Jesus, pinatay nila yung propeta nila, sinaktan nila tayo, hindi nila plinis ang Diyos. Ibig sabihin, galit ang Diyos sa kanila. Pag sinabing please, na-please ako sa'yo, natuwa ako sa'yo, kabaligtaran nun, ano? Nabuisit sa kanila ang Diyos. Yung sabi dyan, yun, they please not God. Ayun yung mga Diyos, sabi dito, and contrary to all men. Ibig sabihin, kahit yung mga simpleng tao lang, hindi naman, wala namang religion, pero galit din sa kanila. Baliktad ang utak kasi nga, kalaban ng Diyos. Okay, naitindihan nyo ba? So, binasa natin kanila, pinagbabawalan sila. So, simple lang mga bata, pinag-usapan natin kung ano yung mga Udyo, kinumparan natin, kalaban niya ng Diyos, kinumparan natin yung mga Kristiyano na mabuting kaibigan. So, sino pipiliin nyo? So, sana naitindihan natin. Okay, again, hindi ko sinasabing lahat ng Udyo, hindi maliligtas, hindi yung sinabi ko. Sabi ko, karamihan sa kanila. As a nation, nireject nila si Jesus, hindi tayo makikinig sa kanilang seminar. Oh, makinig ka sa Bible, tinuro ng isang rabbi. Nakikinig ka doon? Galit kay Jesus, tapos magpapaturo ka? Ah, rabbi, ano bang ibig sabihin ng Bible? Turuan mo nga kami, kasi ikaw ay Hudyo. Magpapaturo ka sa rabbi? Galit kay Jesus? Papaturo ka, Charles? Galit kay Jesus, magpaturuan mo ako. Pero yung ibang mga Kristiyano, ganun ngayon. Iwala, pinagmamalaki. Ito sinabi ng mga Udyo eh. Ba't ka iniwala dyan? Baliktad dyan. Pag sinabi ng mga Udyo ngayon, ay mga hindi na iniwala kay Jesus, huwag ka maniwala dyan. Sigurado, baliktad sasabihin yan. Amen? May konting tama rin yan, tapos may sobrang may mali. Okay, so tapos na tayo. Ano sabi? Sabi dito sa bandang huli, sabi dito, for what is our hope or joy or crown of rejoicing? Sino yung gusto ni Paul? Sino yung excited siya makita? Yung mga kapatid, hindi yung mga kalaban, yung mga kaibigan niya. Sabi niya, no, are not even in the presence of the Lord Jesus. Especially ito, pagdating ni Jesus, inaabangan ng mga tunay na Kristiyano, tunay na mananampalataya, inaabangan natin yung pagdating ni Jesus. Amen? Eh yung mga Hudyo, ano mangyayari sa kanila? Mga kalaban ng Diyos. Papatayin sila. Amen? So, huwag kayo makipagkaibigan doon. Diba? Nasisirain sila ng Diyos. Okay, so yun na yun. Let us recognize our friends and foes. Alamin natin sino kaibigan, sinong kalaban. Okay, kailangan natin lahat ng kalaban at ng kaibigan para ma-encourage tayo. So, huwag nating hayaang mawala yung mabuting kaibigan. Amen? Kung yung hayaan nyo, ayoko na sa church kasi ganyan. Ang dami mawawalang kaibigan na matitino. Gusto mo yun? Yung matitino pa mawawala pag ayoko na sa church. Ang dami kong kaibigan, kilalang ganun. Nakakapanghinayang ngayon, alam nyo kay mga kaibigan nila. Eh, syempre, hindi matitino. Magkakaroon din ng kaibigan yan, pero hindi matino. Gusto nyo yun? So, ngayon yung mga kalaban ng Diyos, markahan nyo at saka iwasan nyo. Amen? Ngayon, may kaibigan tayo sa lahat ng kaya natin, especially mga adults. Yung mga bata,
Hindi pa kailangan yan. Mag-aral lang kayo. Alamin nyo sinong kaibigan, sinong kaaway. Amen? Paano nyo malalaman? Ang kaibigan ay nagmamahal, pure, papalakasin ka, tatanggapin yung salita ng Diyos especially, tsaka Panginoon din nila ang Panginoong Jesus. Amen? Let's pray. Panginoon, maraming salamat. Maging malinaw nawa, Panginoon. Ma-expose din po rin yung mga unbelieving Jews, Panginoon. Yung mga tumanggap din sa inyo, salamat sa kanila. Ba't yung mga ayaw talaga sa inyo, galit. Panginoon, nawa, maintindihan namin na sila po hindi namin kaibigan. So, mag-iingat po kami. But sa other else, Panginoon, especially kahit mga Hudyo na gustong open sa inyong katotohanan, Panginoon, maging kaibigan kami sa kanila, i-share namin salita ng Diyos. Ganun din po ang ibang tao. Ay, pwede, mga pwede pang maligtas, Panginoon, maging kaibigan kami sa kanila. Share namin ang gospel sa kanila para sila maligtas din. Magligtas na kami, Panginoon, mga kaibigan namin, mga mananampalataya. Aming pagkakaibigan ay in-nurture namin. In a way na hindi kami liliban sa church, dito kami papalakasan, dadali namin aming mga kaibigan sa mga kabuti sa kanila, hindi sa mga kasama, hindi namin sila ilalayo sa inyo, hindi namin sila ilalayo sa church. So we pray na kami po'y mag-iingat sa bawat isa, magpalaan nyo din po ang aming maganda sa pagkain na pag-asalo-salo at Panginoon. In Jesus' name we pray. Amen.